Maagang bumaba si Drew sa dining at naabutan doon si Paco na mag-isang nag-aalmusal. Kinamusta niya ang kuya sa natamo nitong sugat, niyaya siya ni Paco na sumabay sa pag-aalmusal. Nang makaupo ay nagtanong si Drew kung paiimbestigahan nga nito ang kaso ni Mang Panyong. Nagtaka si Paco at natanong nito ang kapatid kung nakikinig ba ito sa pag-uusap nila ni Cherry. Napadaan lang daw si Drew sa kwarto nila pagpapalusot ni Drew. Wala na daw kasing nangyayari sa kaso ni Mang Panyong mixing paliwanag sa kanya ni Paco. Bumaba si Drew sa stockroom ni Ma'am Carol, doon naghalungkat kung ano ang posibleng nakita ng kuya Paco niya nang minsang makita niya ito doon. Wala siyang ibang nakita kundi ang dyaryo ng tungkol sa pagkasunog ng bahay nila Cherry. Tuliro ang isip ni Drew habang nagmamaneho na ang kas si Tori. Nagpanik ito sa bilis ng takbo nila kaya ipinahinto nito ang sasakyan, kung may gumugulo daw sa isip ng boss ay pwede naman itong sabihin sa kanya. Wala naman daw iyon tungkol lang sa pamilya tsaka nag-offer si Drew na ihahatid niya si Tori. Nagtanong ito kung saan ba daw ito nakatira, sinabi ni Tori na umuupo siya ng apartment. Nang makarating ang dalawa sa inuupahan ni Tori, niyaya niya si Drew na magpalamig muna. Nang makialam si Drew sa mga gamit ni Tori, nakita nito ang larawan ni Tori na kasama ang ama. Naging familiar si Drew sa ama ni Tori na ikinabahala nito, pero hindi matandaan ni Drew kung saan niya iyon nakita o baka naman daw na mali lang siya. Dahil doon nakahinga ng maluwag si Tori. Naglabas si Tori ng dalawang bote ng alak at umupo malapit kay Drew, ano daw ba ang palaging gumugulo sa isip nito at palaging mainit ang ulo niya. Bamantong hininga si Drew, frustration daw siguro na kada na lang may gagawin siya ay palagi siyang hinihila pababa ng past niya. Shiner ni Tori kay Drew ang nabasa minsan na ang nakaraan ay part na lang ng story ng buhay at wala na itong kapangyarihan para makontrol ang hinaharap. Ituring na lang daw ni Drew na storya na lang ng buhay niya kung anuman ang sa tingin niyang humihila sa kanya para hindi makausad at dalhin na lang ang moral lesson ng nakaraan. Napangiti si Drew sa nadinig, bigla itong nagtanong kung gusto ba siya ng assistant, kung aamin daw ba si Tori sa kanya. Hahalikan niya ito pag de-dare ni Tori sa kanya sabay kagat sa labi. Walang gatol na sumagot si Drew ng oo kaya nang ibigay ni Tori ang sagot ay agad siyang hinalikan ni Drew, madadala na sana sila ng sitwasyon nang tumawag ang tatay ni Tori. Pinagtatago niya si Drew dahil magagalit daw ang ama kapag nakita siya nito, pinatayo niya ito sa harapan niya tsaka ipinahawak ang phone bago niya sinagot ang video call ng ama. Nang rumahistro sa screen ang tatay ni Tori ay agad itong nagtanong kung may kasama ba siya sa bahay, iginole ni Tori ang kamera sa paligid para ipakita sa ama na nag-iisa siya doon. Pagkatapos ay hinilayo ang mukha sa screen para kindatan si Drew. Patuloy na napapanaginipan ni Dave si Mang Panyong na nakahiga sa driveway nila at walang buhay. Sa huli ay nagmumulat ito ng mga mata at sasabihin kay Dave na walang lihim na hindi nabubunyag na ikinakagising nito. Magmula ng kamprantahin ni Cherry si Seb sa pambababae nito, hindi na niya sinagot pa ang mga tawag ng babaeng nakilala niyang si Florabel, kaya naman kinabahan si Seb nang bigla itong sumulpot sa Berenderia nandoon pa naman si Colleen. Nagbanta ito kay Seb na mag-iskandalo kapag hindi siya nito sinipot, pagkatapos ay binati ni Florabel si Colleen. Pinuri pero may pangmamata na sinabing maganda ang Berenderia nila, natuwa si Colleen pero dinugtungan pa nito ng pangmahirap lang daw ang bar nila. Pero kahit gano'n naman daw ay nag-enjoy doon ang babae, pati ang adobo ay napintasan din ni Florabel na matabang na si Colleen ang nagluto. Naghihintay si Florabel kay Seb sa apartment niya, hindi naman nagtagal ay dumating din ito. Iyam-akap siya kay Seb pero tinanggal nito ang mga kamay niya. Nagdesisyon si Seb na itigil na nila kung anong meron sila ni Florabel dahil mahal daw niya ang asawa niya. Hindi naman makapaniwala si Florabel sa nadinig, dahil isang kalabit lang daw niya kay Seb ay pumatol na ito agad sa kanya, the usual excuse, na may problema lang daw sila ni Colleen ng mga panahong iyon at nadala lang siya sa tukso. May partner din naman daw si Florabel katwiran pa nito, maging masaya na lang daw sana dito si Florabel dahil pinipili ni Seb na maging masaya na lang din kay Colleen tsaka niya iniwan si Florabel. Inabutan ni Mang Lando na nagkalat ang mga papel sa bahay niya, agad niyang hinanap ang sulat na iniingatan pero hindi niya iyon nakita, kampante naman si Paco sa opisina niya. Inilabas ang sulat na hinahanap ni Mang Lando mula sa pantalon, laking pasalamat niya na hindi iyon nabasa ni Cherry. Pagkatapos ay hinipit sa organizer at ikinandado sa drawer ng mesa niya sa opisina. Hinahanap ni Cherry si Mang Lando dahil hindi niya ito nakita sa center, nasabi sa kanya ni Nanay Belen na umiiyak itong nagpunta kanina doon at sinabing ninakawan siya. Pinasamahan daw nito kay Mang Alan dahil gusto nitong sugurin si Paco na galit, nagulat si Cherry sa sinabing iyon ni Nanay Belen. Nakarating sa opisina sila Mang Alan at Mang Lando, galit na galit ito nang makita si Paco.
Sinubukang utuin ni Paco si Mang Lando ng pagkain, madami daw silang pagkain doon na nagpakalma kay Mang Lando, nang bitawan siya ni Mang Alan tsaka nito sinugod si Paco, siyang pagdating ni Cherry. Nagsusumbong sa kanya si Mang Lando na magnanakaw si Paco. Nagbanta pa ito na sasaksakin niya si Paco uli. Dumating din sila Drew at Dave na nadinig ang kaguluhan, nagtaka ang mga ito sa nadinig at nakitang pagwawala ni Mang Lando.